Starla eh. Tulungan po natin siya, Lola Tala. Astro, ikaw ang nakarinig ng hiling ng batang lalaki. Ibig sabihin, ikaw dapat ang tumupad ang hiling niya. Sige po, Lola Tala. Tuparin mo ang hiling niya, Astro, ha? Tulungan mo si Starla. Ano man ang hiling, aking tutuparin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Bilis na, ngayon na! Oh, best friend, saan mo ba? Magandang gabi sa inyo. Best friend, nakita mo ba yung pamangkin ko, si Jepoy? Si Jepoy ba? Eh, nakasalubong ko kanina nung papunta ko rito. Oh, saan niyo po siya nakita? Eh, nakita ko na papasok sa paaralan. Oh, anong gagawin niya doon? Tara, best friend, punta natin. Sige, best friend. Sige, Puyong, sumama mo na. Alis mo muna kami. Punta na namin yung bata. At gabi na. Kayo. Salamat, Mangkulas. Punta mo na namin yung bata. Buboy, saan ka galing? Bakit kising ka pa? Eh, kasi po, hindi pa po ako inaantok. Umiyak ka ba? Hindi po. Sigurado ka? Napuwing lang po. May problema ka ba, Puboy? Bakit parang alungkot-lungkot mo? Sige. Kung ayaw mo sabihin, di bahala ka. Pero kung kailangan mo ng tulong ko, huwag ka mahiya magsabi. Sagot kita. Okay? Sige na, pahinga ka na. Ilipat lang kita ng taguan. Mahirap na. Baka may makahukay pa sa'yo dito. Wala pa dilensya ko. Ano? Ibig sabihin, hindi ko parang ipapalikin na Buboy? Bad ka, Jepoy, ah! Jepoy, tama na! Ibalik mo na ako kay Buboy! Ibalik mo na ako! Jepoy! Uncle Sylvester! Anong ginagawa mo dito? Gabing-gabi ah! Bakit di ka umuwi sa inyo? Bakit dito ka dumiretso? Ha? Uncle mo si Kuya Sylvester? Ay, ano ba yan? Tagal-tagal mo na binigay yung hiling ng bata, hindi mo pa rin natutupad? Oo nga eh. Astro, baka mali naman yung paghiling mo. Pero, bakit ako magkakamali? Ilang beses na ako nakatupad ng hiling. Oo nga, Nova. Tsaka kanina kasama natin si Lola Tala. At kung may ginawang mali si Astro, edi sana sinabi niya. Sige na nga. Sana lang makaligtas si Starla. Sylvester, kung alam mo lang ginawa sa akin ang pamangkin mo. Jepoy, ano yung tinatago mo sa likod mo? Tingnan niya. Teka, best friend, parang kilala ko tong bote na to. Parang yun yung bote ni Buboy ah. Yung boteng may alitap-tap? Hindi po ako alitap-tap. Pero sige po. Basta ba maligtas niyo ako, pwede niyo po tawagin alitap-tap hanggat gusto niyo. Jepoy, bakit nasa iyo to? Jepoy, magsabi ka ng totoo. Kinuha mo ba to kay Buboy? Jepoy, aminin mo na kasi yung totoo. Baka magtampo pa sa iyo uncle mo. Magsabi ka ng totoo sa akin, Jepoy. Pag nagsinungaling ka, magtatampo talaga ako sa iyo. Kinuha mo ba to kay Buboy?
Bakit kailangan mong kunin to? Anong gusto mong gawin dito? Teka, sabi mo sa akin may naipon kang pera sa baon mo. Pero nung kinausap ko ang nanay mo, sabi niya sa akin wala ka namang pera. May kinalaman ba ang alitaptap na to sa sinasabi mong pera mo? Sagot. Jepoy, magsabi ka ng totoo. Ipapatubos ko po yan kay Buboy. Tapos po, ibibigay niya po sa akin yung baon niya ng isang buwan. Hala! Pinapatubos mo ko? Diyos ko, Lord! Pinaparansa mo ang alitaptap na ito? Kidnapper ka... Alitaptap-napper ka na ba ngayon, Jepoy? Hay naku, Jepoy. Lagot ka ngayon sa uncle mo. Ko kasi, bad ka. Bad, Jepoy. Bad! Ano ba nangyayari sa'yo, Jepoy? Kung may problema ka, sabihin mo kay uncle. Magagawa natin ang paraan yan. Hindi yung mangunguha ka ng ibang bagay na hindi sa'yo. Diyos ko, sumasakit yung ulo ko sa'yo, bata. Aga-aga niya na. Ano sinasabi ka? Yan mukha mo. Nakasimangot ka na naman. Ay, naku, Tere. Ang dami mong sinabi. Alam mo kung anong nasa isip ko lang ngayon? Sexual tension. Magising mo? Sama ng tingin mo sa akin eh. Hindi pa ako nag-uumpisa. Alam mo, Tere, yung mga ganyang awayan nyo, landian yan. Shut up! Sama nga, gising. Magandang araw, boss. Nagpaalam na ho si Doc Philip. Not a word. Anong ginagawa mo dito? Hinihintay ka, boss. Bakit? May schedule ba ako sa'yo? Hindi pa dapat naghahanap ka na magbebenta ng lupa sa atin today, di ba? Now go. Okay. Okay, boss. Go! Pare ko, hindi totoo yung sinasabi mo kahapon, ha? Hindi ko crush si Angel. Nakakalungkot naman talaga na may aalis tayong kaklase, di ba? Ganun lang yun. Pare ko, may problema ka ba? Wala. Bakit ang tahimik mo? Siguro, nanulungkot ka din, no? Dahil umalis na si Angel. Intindihan kita, pare ko. Nakakalungkot talaga. Tara na. Sige. Buboy! Uy, Sylvester! Hello, Tonton. Hello, Buboy. Hello po. Buboy, may ibibigay daw sa'yo si Jepoy. Ano po yun? Tunaw. Starla! Paano yun napunta sa'yo? Huwag ka na magtaka, Tonton. Nakidnap ako ng isang bad boy dyan. Pargay, ano yung isang bote? Ito? Oo. Walang laman yan. Hindi ko kasi pwedeng ipahalata ka na Tatay Greggy na nawawala si Starla. Kasi, pipisakin daw siya ni Jepoy. Ay naku, oo nga. Pipisakin daw ako. Ano ako, Kamatis? Kakaloka. Nakakaloka? Oh, ano pang hinihintay mo?
Sige na. Sorry, Buboy, ah. Hindi ko naulitin. Very good. Uncle, pasok na po ako. O sige, mag-ingat ka, ha? Buboy, pasensya ka na talaga, ha? Promise, hindi na talaga mauulit ito. Pagpasensyahan mo na si Jepoy, ha? Okay lang po, Kuya Sylvester. Salamat po, ah. Salamat din sa'yo. Salamat talaga, Kuya Sylvester, ah. Ang bait mo talaga. Like kita. Patingin nga ng alitap-tap mo. Ang ganda talaga nito, Buboy. Alagaan mo namang mabuti. Nasira ako sa uncle ko dahil sa'yo. Diba, Tonton? May araw pa rin sa akin, Buboy. Patuloy mo mawawala sa'yo yan. Diba, Tonton? Opo. Ganda. Lolo Tala, kuminukuha ko! Astro, kumikinang ka na! Ibig sabihin, natupad na yung ilig ng batang lalaki! Natagpuan na niya si Starla! Ligtas na si Starla! Kaya ka pala tahimik, pare ko eh. Iyan si Jepoy. May ginawa na naman ng kalokohan. Dapat isumpong mo na yan sa Tatay Greggy tsaka Ate Teresa mo. Hindi na yun, pare ko eh. Sabi naman ni Kuya Sylvester, di na maulit yun. Basta, masaya na ako. Dahil kasama ko na ulit si Starla. Hilip talaga ako sa bait mo, Buboy. Pwede bang mauna ka na muna sa classroom, pare ko? May titingnan lang ako sandali. Ano yun? Basta, mauna ka na sa classroom. Susunod na lang ako. Pare! Pare! Oh! Attorney, ano ang ginagawa niyo rito? Ah, de wala. May nakita lang ako nagsasaka. Eh, na-curious lang ako. Tumutubo na ba ulit ang pananim dyan? Eh, hindi ko pa po alam eh. Pero baka ho sakali. Eh, sana nga ho makapagpatubo. Ah, ganun ba? Ay, Dexter nga pala. Eh. Pedro po. Pedro? Ikaw ba yung sinasabi nila na nakipaglaban dun sa mga holdover? Ay, oo, attorney. Tapang mo pala, ano? Oh, hindi naman, ho. Nabigla lang ako kasi malapit ho sa akin yung matandang yun, si Mang Ruben. Eh, gusto raw ho kasing kunin yung perang pang pampagamot niya. Kaya parang nagdilim mo yung paningin ko, attorney. Ano ba? Oy, buti may binigay ka. May asahan ng pamilya mo. Eh, oo nga, ho, eh. Nagmagandang loob si Mang Greggy. Si Mang Greggy? Oo. Akala ko nga ho, masama ako gali nung matandang yun. Tinanggihan na akong tulungan nung dati. Pero mabait naman ho pala. Eh, teka, attorney. Di ba tatay ho yun yung boss nyo? Si attorney Tere? Magandang umaga po, attorney. Good morning. Nakakatuwa naman kayong makita ang aga-aga nyo rito. Sigurado ako, gusto niyo pong umunod ang mga buhay niyo, ano po? Opo, opo. Naba, sa dami ninyo, kailangan na natin isimulan yan. Halika, sa opisina po tayo para maayos natin ang bentahan. Tara po. Bentahan po? Anong ibebenta? Eh, hindi ba kayo nagpunta dito para magbenta ng lupa ninyo? Ay, hindi po. Magandang araw po. Mabuti mo nakarating kayo. Maya-maya mag-umpisa na tayo, ha? Tok Philip, ito maga! Babe, ano to? Anong nangyayari? Bakit ang daming tao dito? May epidemya ba? Ano to? Magpapagamot? Oh, hindi. Attorney, si Doc Philip nag-imbita ng NGO taga Maynila. Magtuturo daw ng paggawa ng
Solar light bulb. Solar light bulb. Oo! Para kahit walang kuryente, may ilaw ang bahay nila. Eh, di ba nagbigay na kami sa inyo ng rechargeable lamps? Charging station pa nga kasama? Oo nga, Tere. Pero isang ilaw lang kada pamilya yung binigyan nyo. Tapos marami sa ilaw na yon, mga sira na. Eh, itong kay Philip, madali lang. Lahat pwedeng gumawa. At kahit ilang ilaw pa ang ilagay mo sa bahay mo, pwede. At ang importante rito, attorney, libre ang kuryente. Kasi nga, solar! Balik ka na, makinig na tayo! Tre, hindi na! Go! Talaga. Hindi ako na, na. Kain lang tayo. Gutom na ako. Pare ko, eh. Parang mainit yung ulo ni Jepoy. Oo nga, eh. Ako, baka makatama yan. Oo, ano? Pare ko, tatamahan niya si Jenny. Sana hindi ba tamahan si Jenny? Ako, tama ka dyan, Tonton. Tutuparin ko yan. Ano man ang hiling, aking tutuparin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, now na! Yeah! Yes! Buti na lang hindi natamaan si Jenny. Buti na lang ligtas si Jenny. Hay nako, Jepoy. Huwag kang mananakit na ibang bata. Bad yun. Durog yung manggo. Jepoy! Ano na naman yan? Naninirador ka na naman? Mom, hindi po. Amin na yan. Tara sa principal's office. Mag-uusap tayo. Hindi naman po, Mami. Hay nako, buti na lang dumating ka na, Ma'am. Very good ka dyan. Buti na lang nahuli na yan si Jepoy. Sana magbago ka na, no? Jenny, okay ka lang ba? Oo. Buti na lang hindi ka natamaan. Nasaktan ka ba? Hindi. Okay lang ako. Jepoy talaga. Salamat po at nagpunta kayo dito. Ito, may mga bisita pa tayo. Sige, maupo lang kayo. Alam nyo, bukod sa problema natin sa peste sa hayop, peste sa pananim, meron pa tayo isang problema. Ito ay kuryente. Wala tayong kuryente. Nahihirapan tayo, lalo ng mga bata mag-aral sa gabi dahil nga walang ilaw. Kaya nag-imbita ako ng mga bisita natin dito sa Adlaw Foundation, si Miguel at si Shelly, para turuan tayo kung paano gumawa ng solar light bulbs. Solar light bulbs. Kanya, simple lang to at mura. Kahit paano makakatulong to sa araw-araw natin gawain. Makakagaan ng buhay natin. Hindi po ba? Sige pa, Philip. Dream on. Hahayaan. Alam niyo, sa malilita bagay na ganito, malilita ginhawa, baka mapag-isip-isip tayo na huwag muna umalis dito sa lugar natin. Baka pwedeng pagpaliban muna natin yung pagbebenta ng lupa natin. Hindi po ba? Tama. Kasi paano? Kayo na bahala. Ha? Salamat. Carla, buti pala nag-visit Tonton kanina. At natupad mo agad. Niligtas mo si Jenny, Carla. Oo nga, Buboy. At buti na lang nahuli na si Jepoy. Nakuha na sa kanya yung tirador. Yes! Kumikilang ulit ako, Buboy! Oo nga, Carla. Parikoy! Parikoy! Carla, tago na! Parikoy! Parikoy! Saan ka na, Parikoy? Parikoy, ba't ka pa nandito? Tapos na ang reses. Kaya, di ka na, malilit pa tayo eh. Sige, tara. O, Teresa, papatingin ka? Talaga bang ginawa mo ng mission sa buhay mo na kalabanin ako? Kalabanin? Oo, kalabanin. Narinig ko yung sinabi mo kanina. Na kaya mo ginawa yung seminar na yon kasi para mapabuti ang mga buhay nila dito at hindi sila magbenta ng lupa sa amin. Alam mo, Teresa, hindi kita kinakalaban. Ginagawa ko to para sa mga kababaryo natin. Teresa, hindi lahat ng bagay tungkol sa'yo. Kung sinasabihan mo sila huwag sila magbenta ng lupa, kinakalaban mo ko. Alam mo, alis na ako. Magpapaiwan ka?
Alam mo kung anong hirap sa Philip? Sa maliit mo tinitingnan nila lahat eh. Why don't you look at the bigger picture? Alam mo ba kung anong ginagawa ko dito para sa bari mo ulap? Nagdadala ako ng progress. Progress? Bibenta mo lahat ng lupa dito? Tapos magtatayo ka ng kasino? Yun ang gusto nyo, di ba? Also, that's still progress. People from all over the country magdadagsaan dito. Sa tourism pa lang, buhay na ang ekonomiya ng lugar na to. Paano yung mga tao dito? Paano yung mga lupa nila? Saan sila pupunta? Bakit naman sila titira sa lupa nila kung hindi na sa kanila yung lupa na yun? Ano progress doon kung wala ng tao? Sino munlad? Kumpanya mo, hindi Baryo Maulap. Ang Baryo Maulap, hindi lang yung mga lupa rito. Ang Baryo Maulap, yung mga tao nakatira dito na pinag-iinteresan mo ang lupa nila. Sila ang iniisip ko. Philip! 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 Huwag mo akong kakalaban. You don't know me anymore. You don't want me as your enemy. Huwag mo ako inglisin. Ate Teresa! Mag-aayon na kita. Hindi na. Busog pa ako. Gusto ko lang magpahinga. Dito. Hindi pwede, Starla. Ilang beses ka na nawala. Baka kung ano na naman gawin sa'yo ni Jepoy. Pero nangako naman siya na hindi na niya uulitin, di ba? Pero kita kong galit pa rin siya sa'kin, Starla. At alam niya na kung gano'ng kaka-importante sa'kin. Para saktan ako, ikaw ang sasaktan niya. Ayaw lang kita mapahamak, Starla. Doon naman, no, kung ano-ano iniisip. Nakakainis ka naman. Sorry, Starla. Sorry na talaga. Ay, naku. Kahapon na naman ako dito. Gamit natin sa araw. Magandang araw po, attorney. Saan na galing yan? Kay Doc Philip po. Ang bait po ni Doc Philip. Libre konsulta na. Nagbigay pa ho siya ng ganito. Sige po, attorney. Mauna kami sa ganito. Attorney. Attorney, magpapatingin ka? Magpalista ka? Ay, hindi. Pwede pa tayo mag-usap? Doc Philip? Ah, Princess, pakibigan si Manong. Okay, sige po. Vitamins, ha? Morning. Talaga tinuloy mo pa rin yung plano mo, no? Solar light bulbs? Really, Philip? Tingin mo talaga mapipigil mo yung mga tao magbenta ng lupa dito dahil dyan? Hindi. Oh, good. Because for a second there, inisip ko na baka ini-imagine mo na tatanggi sila sa pera kapalit ng mga ilaw ng mga bote ng soft drinks. Alam mo, hindi naman dahil dyan eh. Pero dahil dyan, kailangan nila tulong ko. Kailangan nila na ako mag-install. So, tatawagan nila ako, pupunta ako, mas kakausapin ko sila. Kaya papaliwanagan sila. Alam mo yung mga bote na yan eh, makapagpaliwanag ng bahay nila. Kasabay nun, diliwanag yung isip nila na huwag na ibenta yung lupa nila. Wala ka bang ginagawa? Hindi ka busy? Wala, no?
Parang busy ka sa pagsira ng mga plano ko. Yun na yung mission mo sa buhay, no? Teresa, hindi yun ang gusto ko. Oh, clearly, yan ang ginagawa mo. What? Tungkol ba saan? Tungkol ba to dun sa nung mga bata pa tayo? Umalis ako na hindi napapaalam sa'yo? Okay, I'm sorry. I'm sorry. Pero kung pinaparusahan mo ako dahil doon, my God, wag mo idama yung mga tao dito kasi kawawa naman sila. Teresa, hindi ko pinili na magtrabaho sa malaking ospital o umaman. Pinili ko, alagaan tong baryo maulap. Pero dahil sa ginagawa mo, mawawala tong baryo ito. Ginagawa ko to para alagaan ang baryo maulap. Ngayon, kung iniisip mo na kinukontra kita sa gusto mo, nakakamali ka. Dahil ikaw kumukontra sa misyon ko. Philip, hindi pa tayo tapos mag-usap. Teresa, kung gusto mo ako kausapin, magpalista ka. Mahaba pa pila. Alikas, sino susunod? Tiga na. Buboy! Bakit, Jepoy? Hindi mo yata dali yung alitap-tap mo, ah. Bakit? Nagtaag ka bang kuning kulit? Galit ka? Kakasa ka? Di ba, nangako ka na sa Uncle Sylvester mo na hindi mo na ulitin yan? Oo nga, nangako ako. Pero, di ako nangako na hindi na kita awayin. Sumusobra ka na, Jepoy! Alam mo ba, iniwan ko si Starla sa bahay dahil sa'yo. Kasi, pakasaktan mo na naman siya. Ang drama mo naman! Paano ko sasaktan? Pwede mo adala! Sige, madrama pala ah. Sa susunod na kunin mo si Starla, susumbong kita kay Atty. Tere. Si Ate Teresa, papadimanda kita. Kidnapping! Alam mo kung bakit di kita sinumbong nun? Kasi naaawa ko sa'yo. Pero ngayon, hindi na ako naaawa. Susumbong na talaga kita, Jepoy! Papakulong kita! Makukulong ka! Napanggit sa akin ni Pedro, nangangailangan ka daw ng binhe. Oh, eto. Wala kang ibabay ngayon dito. Magpatubo ka. Kung may sobra kang ani, di bigyan mo ko. Saka mong isipin yan. Ay, ba't ginagawa ito? Boss. Wow! At last, nagpakita ka rin. Pasensya na po, boss. May inobserbahan lang po ako. Sino? Si Domeng at ang solar light bottles nila? Di ba, boss, sabi mo na ako dapat ang tenga at mata mo dito. Na dapat alam ko ang lahat. Yes. And so far, you're failing at it. Boss, sa tingin ko, may importante ako nalaman ngayon. Pero hindi ko alam kung magugustuhan mo ba o hindi. Ano yun? May magsasaka po ako nakausap, si Pedro. Matagal na po nakatiwang yung lupa niya. At ngayon, nagtatanim na huulit siya. What makes you think may pakailangan ko sa Pedro? Boss, nagtatanim mo siya ulit dahil sa tatay mo. Binigyan mo siya ni Mang Greggy ng libreng binhi. At kanina po nakita ko si Mang Greggy na may kasama mga magsasaka. Nagbibigay ho ulit siya ng libreng binhi. Alam kong importante sa'yo na makuha mga lupa dito. Gusto ko magtagumpay ka sa karera mo, anak. Pero kailangan kong tumulong sa mga kababaryo natin para pakinabangan nila mga lupa nila para hindi sila mapagsabantalahan ng kumpanya mo. Boss, pag nagtanim ulit ng mga tao dito, papakinabangan ulit nila mga lupa dito sa baryo Maulap.
At marami na namang aayaw magbenta sa atin. Frida. Hello, Tere. Nandito kami ni Javi ngayon. Hello, Mother. Wala akong panahon makipagtsikahan sa inyong dalawa ngayon. May concern lang kami, kaya kami napatawag. Ano yun? Si Joker Rosales nandito ngayon sa office ni Attorney Robert. Mukhang problemado. Anong nabalitaan niyo? Eh, wala pa, pero inoobserbahan namin ni Javi. Mukhang seryoso yung pinag-uusapan nila. Pakiramdam lang namin, kailangan mo malaman. Of course. Thank you, Frida. Boss. Robert. Yes. Tara. Kasama ko dito si Joker Rosales. Here. Hello, Tere. Kamusta? Yes, Joker. Kamusta? You called? Well, si Joker kasi, he wants you to know that he's very pleased sa the way you're handling yung project natin dyan sa Barrio Mangulam. Absolutely. In fact, kagagaling lang daw niya, nakipag-meeting doon sa kanyang board. And he was very excited at naikwento nga niya na hangang-hanga siya sa'yo at sinasabi niyang, you're really getting the job done. Well, that's nice to know. I'm happy that you're happy, Joker. Thank you. I'm really happy, Tere. Absolutely. Tere, now here's the thing. Dun sa meeting nila, Joker, dun sa kanyang board, sa sobrang excitement yata nito at sobrang paghanga sa'yo, in-assure niya yung kanyang board na kaya mo raw i-deliver ang Barrio Maulap within 6 months. What? 6 months? Tere, look, with the way things are going, sa galing mo yan, 6 months is probably too long. Joker, pinaninindigan mo ba talaga yung pangalan mo? Is this a joke? Tere, Tere, nakakommit na kasi si Joker. Kaya wala na tayong magagawa kung hindi honor ang commitment niya. Robert! Tere, Tere, please, Tere, my dear, make me proud. Make you proud? Halika, mag-merienda ka muna, oo. Mamaya na po. Pupuntahan ko lang po si Starla sa kwarto. Hindi mo kasama si Starla sa school? Hindi po, hindi po. Starla! Puboy! Starla, sorry ah. Nainip ka ba? Oo naman, mag-isa lang ako dito. Ang lungkot kaya. Puboy! Huwag na ako iwan dito, please. Malungkot kaya dito mag-isa? Sige, malungkot ko din kaya kanina. Hindi kita kasama sa school. Totoo? Buboy! Hala! Starla, magtago ka. Bilis! Buboy! Apo. May kausap ka ba? Si Starla po. Hello, Ma'am Greggy! Na-miss mo, kasi naiwan mo. Opo. Pag-merienda ka na nga, gutom ka na natay. Sige po! Boss, imposible yung hinihingi nila. Eh, halos isang taon yung inaaga ng deadline natin. You think I don't know that? Anong palagay mo sa akin? Hindi marunong magbilang? Paano ko yan? Anong gagawin mo natin? Hindi ko pa alam.
Paisipan ko pa. Dexter. Yes, boss. This is the worst possible time para maging incompetent ka. Boss, nakasalalay po sa project na to ang future ko sa company. At kung makukuha ko ba ang recognition ko mula sa tatay ko. Kaya maasahan mo ako, boss. Better be. Nakakommit na kasi si Joker. Inassure niya yung kanyang board na kaya mo raw i-deliver ang Baryo Maulap within 6 months. I want you to say it and admit it. You're stupid and you need me. I'm waiting, Joker. I'm waiting. I want you to say it out loud so you can hear yourself. Say it. I am stupid and I need you, Robert. Say it aloud. I need you, Robert. Ate Teresa, upo po muna kayo. Uy, si Ate Teresa! Salamat. Sige po. Parang may problema pa rin sa Ate Teresa. Ate Teresa! Okay lang po ba kayo? Bakit mo natanong? Eh, kasi po, mukhang may problema kayo eh. Pagod-pagod lang. Uwe, may problema yan sa Ate Teresa. Salamat sa tsinelas, ha? Sige po. Kumain na tayo. Naghihintay, Gracia. Kain na tayo. Alam mo ba kung bakit ka umiyak? Ha? Dahil for the first time in your life, you admitted the truth. Inamin mo ang isang bagay na kahit kailan hindi mo pa inaamin kahit sa sarili mo. That is why you're crying. And I wanted you to say it. Not because I wanted to punish you or to insult you. The reason I wanted you to say it out loud is because, as a friend, I would like to help you. Alam ko naman kasi kung bakit pinagpipilitan mo ang sarili mo rin sa kumpanya niyo kahit na hindi mo alam kung anong gagawin mo. It's all because of this project. This is your father's greatest dream to fulfill it. Unfortunately, he died. And now, ayaw na rin gawin ang board ninyo. Pero ikaw, gusto mo pa rin gawin ito. It's never about the money. Gusto mo lang maging isang mabait at mapagmahal na anak. A son who would like to honor his father and his father's legacy. And now, your board hates you. At sa konting pagkakamali mo, ay patatalisikin ka nila sa kumpanya. And that is where I come in. Where you come in? Yes. You're already my lawyer. Joker, alam mo bang masyado nang abala sa akin ang proyektong ito? Ha? Yung aking protege.
na nag-aakyat ng malaking pera dito sa aking law office. Andun, sa Baryo Maula, trying to fix your mess. What do you want, Robert? I want more motivation. I don't want to be just your lawyer anymore, Joker. I want to be your business partner. And I will help you run your company. Di ba masarap ang luto ni Mang Greggy? Bakit parang wala ang ganang kumain si Ate Teresa? Ate Teresa, tapos na po kayo? Halos wala po kayo nag-alawa. Wala akong ganang kumain eh. Gusto mo ng ibang pagkain pag luluto kita? Wala ho. Papahinga na ako bubo. Mukhang may problema nga po siya, Tatay Greggy. Hayaan na lang natin siya. Gusto niya ikwento, sasabihin niya. Sabi ko na eh. Ano na naman kaya problema ni Ate Teresa? What do you mean? You wanna buy my shares? Half of it. Robert? For 100 million pesos. Are you insane? My company is worth 2 billion pesos. Own 40%. Joker, it's never about the money, you remember? Look, I will take care of the politics dun sa board mo. Lahat ng kaaway mo, gagawa mo ng paraan para mawala. The rest, I will rally them behind you to support you. And then, you will become the son that your father always dreamt of. Considering the things that I'm going to do for you, this is quite a handsome deal. And as your lawyer, I would advise you to take this deal. You're welcome. Na parang malungkot ka. May dinaramdam ka ba? Pwede mo sabihin sa akin. Namimigay ho kayo ng bilhin sa mga magsasaka dito. Ang liit lang ho ng Baryo Maula, napakabilis kumalat ng balita dito. Bakit kayo namimigay ng bilhin? Kasi, anak, nakatiwang mo ang lupa nila. Hindi napapakinabangan. Eh di, sayang naman. Alam ko ho. Pero bakit kayo kailangan gumawa ng solusyon sa problema nila? Matalino naman kayo eh. Sabi nga nung nanay sa inyo ko ng maanang ng katalinuhan. Kaya hindi ko kayo insultuhin. Alam kong alam nyo na kung walang pakinabang ang mga tao dito sa lupa nila, madali sila magbibenta sa akin. Pero kung meron, mahihirapan akong gawin ang trabaho ko. Kung alam niyo yun, bakit yung ginagawa? Ang tagal niyo na akong gusto ko usapin, di ba? O eto, nakikipag-usap ako sa inyo ngayon. Bakit parang mas pinili niyo manahimik? Dahil ayoko maapi sila, anak. Kung ibibenta nilang lupa nila, hindi dahil nakatiwangwang, kundi dahil patas ang presyo ng lupa. Alam niyo, dati ang sama na loob ko sa inyo. Galit ako. Pero ngayon naaminin ko, wala na akong nararamdaman. Siguro kasi nasaling na lang din ako na palaging ibang tao ang pipiliin ninyo kaysa sa akin. Teresa, anak. Hindi mo kailangan kuniwanan. Gaya nga na sinabi ko, hindi niyo ako nasaktan. Wala akong nararamdaman. Sanay na ako. Attorney, kala ko hindi ka papasok.
Apparently, hinihintay mo lang ako umalis. Pumasok ka na. May bayo na naghihintay doon para sa'yo. Go inside. Wala ko yung asawa ko. Ilang buwan na akong hindi umuwi. So, bakit mo sa akin kinikwento to? Alam ko naman kung ayaw niyo sa akin. Siguro sa tingin niyo, nananamantala ako sa kabaitan ng tatay ninyo. Esther, hindi mo kailangan magpaliwanag. I know that already. Pero gusto ko pa rin pong magpaliwanag. Wala akong aasahan ng anak ko kundi ako. Nagkasakit ho ako dati. Wala yung asawa ko. Yung anak ko inaiwan para mag-alaga sa akin. Para buhayin ako. Napakaliit pa po niya para magkaroon ng ganong responsibilidad. Mabait naman po yung anak kong si Tonton. Pero napilitan siya magnakaw ng itog sa tatay ninyo para pakain ako. Benoy, balik po! Sige po. Ito, masarap ba yan? Oo! Ako gumawa nito kagabi, ano? Bukas ulit, ha? Salamat. Nay! Nay! Sa murang edad, nalagay sa sitwasyon yung anak ko na kailangan niya magnakaw. Dahil wala na siyang magawa. Dahil akala niya mamamatay na ako. Awa ho ng Diyos. Gumaling po ako. Nagkaroon po ako ng kapasidad para magtrabaho. Kaya ako naman po mag-aalaga sa anak ko. Noong una ho, nag-alok lang ako magtrabaho ng libre sa tatay ninyo para makabayad ng utang. Pero sa kabaitan po ni Mang Greggy, yung mga binibigay po niyang gulay tsaka itlog, nakakain po ng maayos yung anak ko. Yung mga tingin niyo po sa akin, kahit na hindi po kayo nagsasalita, napapahiya po ako eh. Pero tanggap ko po yun. At saka, titiisin ko po. Kasi po nanay po ako eh. Ano pa naman po yung mapahiya ako para naman po sa anak ko? Kaya, attorney, pasensya na po kayo kung nandito na naman po ako, ha? Pasensya na kayo, wala na yung materialis para doon sa solar light bulbs. Pero hintay na lang natin yung tulong ng munisipyo. Huwag kayong mag-alala, makakakuha kayo lahat. Pasensya na ulit, ha? Pasensya na. Teresa. Bakit? Wala, nangangamusta lang ako. Kasi nakita ako na problemado ka kagabi, kaya nangangamusta lang kita. Ayos ka lang ba? Kanina. Tapos nakita kita. Mang Greggy, okay lang po ba kayo? Mang Greggy, para ko na ho kayong tatay. Pwede niyo po akong pagkatiwalaan. Wala kayong makausap, mapaghingahan ng problema. Nandito lang po ako. Hindi ko po sisirain yung tiwala ninyo sa akin. Gusto ng anak ko na mabili mga lupa rito sa murang halaga. Ayoko siyang kontrahin, kahit alam kong mali. Pero palihim, namimigay ako ng mga binhi sa mga magsasaka. Para ko mapakinabangan nila yung lupa nila. Eh, nalaman niyo ni Teresa. Kaya parang lalong napalayo siya sa akin.
Ang Greggy, pasensya na ho kayo, ha? Pero meron palang katuwirang magalit sa inyo si Attorney Tere. Kasi kung saan ho gagawin ng tatay ko yun, magtatampo rin ho ako. Sabi mo, pwede kita pagsabihan ng problema ko. Oo nga po, pero hindi ko sinabing kakampihan ko kayo. Marunong ka rin pala magbiro, ano? Ayan, Mang Greggy, nakangiti na ho kayo. Hindi na ho kayo malungkot. Pero alam ko kung magkakaintindihan din kayo noon. Kasi siyempre, mag-ama po kayo. Kahit ano pang tampuhan at galit yan, hindi po mawawala yun. Wala pong makakaalis noon. Barkoy! Dala mo na ulit si Starla. Oo naman. Kasi pareho kami ni Buboy. Nalulungkot kapag iniiwan ako. Best friend ko yan, no? Eh, nalulungkot siya dun sa bahay mag-isa eh. Ha? Paano mo nalaman? Magsasalita ba yan? Hindi. Basta alam ko lang. Sabagay, kung natakot na si Jeppo nung sabihin mong isusumbong mo siya kay Ate Teresa mo eh. Sana nga eh. Eh, kabisado ko naman ni si Jeppo eh. Matatakot lang sa una. Pero lalakas ulit ang loob nun. Pero paano yung parkoy? Eh di, iingatan ko nang si Starla. Poprotektahan ko siya. Di ko na siya iwan mag-isa sa bahay. Aw, my hero. Ay! Hala! Sayang naman yung mga gatas! Yung paliting ako! Paliting! Ano ba yan? Ano po nangyari? Oh, eto nga. Kakamadali ko mag-deliver ng gatas. Tisod ako eh. Ang sakit. Ito pa nangyari, lalo ako nawalan. Kailangan ko pa naman ng pera. Hindi, kumuha na lang po kayo ulit ng gatas sa kalabaw niyo. Pwede. Mahina ang gatas ngayon ni Beyonce. Kunti lang nga nakuha ko. Ito pa nangyari, di ba? Sige, salamat. Aray. Nakakaawa naman si Aling Ebeng. Oo nga. Kaawa naman si Aling Ebeng. Kukunan niya ng pera. Nawala pa. Tapos konti na lang yung gatas na nakukuha niya sa kalabaw niya. Beyonce! Anak! Kailangan ni Mami ng pera. Pambayad sa eskwelahan ng mga abo ko. Maging mabait ka. Ikaw lang inaasahan ko. Bigyan mo ako ng maraming gatas, ha? O anak, ha? Pagbigyan mo na si Mami. Halika na. Ano ba yan, anak? Wala pa rin. Sige na. Starla, naisip mo bang naisip ko? Oo. Sige, Starla. Tulungan natin siya. Oo naman, Buboy. Agree ako. Sige, hilingin mo na. Sige. Sana magkaroon ng maraming gatas ang kalabaw ni Aling Ibing para magkaroon sila ng maraming pera. Ano man ang hiling, aking hiling pa rin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, now na! Anak! 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 Salamat talaga. Dami natin pera dito. Naku! Ang dami! Starla, natupad kayong hiling natin? Hindi ko alam, Buboy. Sana nga. Starla, kumigilang ka! Ay! Ayun na, Buboy, ha? Yes! Yes! Oo nga po, Doc PDP. Sayang talaga. Ang dami pa namang mga tagahulong gusto magpakabit ng solar light battle. Kaya nga eh. Magandang araw po, Kapitan. Sana nga, Princess. Maganda ang araw. Oh, bakit, Doming? Nagbigay na ba si Mayor ng budget? Ay, naku, Dok. Kahapon, nung kausap ko, sinabi ko yung proyekto natin na solar light battle. Natuwa.
magbibigay daw ng pera. Oh, tapos? Ang iba ang isip eh, hindi na daw siyang bibigay ng pera eh. Wala daw budget, hindi na magbibigay. Ano nangyari? Ewan. Starla, sana okay na si Aling Ibeng, no? Oo naman, Buboy. Sigurado ko, okay na yung si Aling Ibeng. Buboy, tingnan mo. Dahil sa mga ginawa sa akin ni Jepoy, sobra kang nag-alala. Ayaw mo na isama ako dito sa school. Pero tingnan mo, sinama mo ako, may natulungan pa tayo. Oo nga eh, para protektahan ka kay Jepoy. Nakalimutan ko na tuloy na may mission pa pala tayo na tumulong sa mga taga rito. At habang ginagawa natin yun, magiging ka ng full-fledged wishing star. Starla, sorry ah. Okay lang yan, Buboy. Pero, promise mo na hindi mo na ako ulit iiwan dahil lang nag-aalala ka para sa akin. Sige ba? Ganun ba? Eh, bakit naman ayaw magbigay ng pera ni Mayor? Eh, maganda naman yata ang proyekto yun. Ay, naku, Suki, hindi ko alam eh. Ay, Suki, tulya po, masarap na kapartner ng sap-sap. O baka naman ito si Osang may alam. Ano ba yun? Tungkol baga doon sa... Balibalita na si Mayor daw ayaw magbigay ng pera para doon sa pailaw ni Dok Philip. Ay, oo nga daw. Akin na susunod. Pero, hindi ko rin kasi talaga alam. Bakit niya kaya? Suki! Suki! Pwede ka na magatas ko. Ang dami, oh. Mainit pa. Hali ka. Hindi nga alam ka yata. Oo, umiyak ako kanina kasi nabasag yung mga gatas ko. Pero ngayon okay na, ang dami-dami. Oo, ang daming gatas nga ni Biansi. Parang himala. Oo. Sige, bigyan mo ako ng dalawa. Ay, sige! Huwag hindi mo pagawing tatlo. Baka naman alam mo kung bakit ayaw magbigay nito si Mayor ng pera. Tungkol sa pailaw ni Doc, baga. Oo nga. May alam ka ba doon? Naku, mahirap magbintang. Pero nadinig-dinig ko, kaninang umaga, dumaan daw si Attorney Dexter. Attorney Dexter? Lena! Yung lakad natin mamaya. Parikoy, punta lang ako doon, ha? Naro ako. Sino sa mama? Ay, hindi na. Tapusin ko lang to. Sige. Susunod ako, ha? Sure ka? Oo. Tatatlong buwan ko nang inaalagaan to. Pero hanggang ngayon, tingnan mo. Hindi pa rin lumalago. Oo nga, eh. Lalo na to. Alam mo, nag-iisa na nga lang, lantutay pa. Baka apektado na rin yung mga bulaklak mo ng kamalasan dito sa Barrio Maulap. Naku. Paano ka na ngayon yan manliligaw kay Ma'am Agnes? Bakit? Hindi totoo? Shit! Ay! Hoy! Ano ba naman kayo? Ay, ito eh. Nag-iisa na nga lang to eh. Mag-ingat naman kayo. Hindi na nga tumutubo to, binabato nyo pa. Eh, hindi naman po tumutubo, di ba? Eh, bakit bawal pa? Uy, uy! Mga salbaheng bata tong mga to, hindi malaki nag-sorry, hoy! Ano, ayos ba yan? Tatayo ba ba to? Naku naman, mga batang yun ah! Nakakawawa naman si Kuya Jardinero. At lungkot-lungkot na nyo. Tulungan kaya natin. Sunflower po. May pag-asa pa ba to? Kuya Eddie! Ayos lang po ba kayo? Gusto niyo po, tulungan ko kayo. Tumutulong po ko kay Tatay Greggy sa mga pananim niya. Ako, ibang tulong ang gusto niyan. Tulong manligaw kay... Uy! Ay, bakit? Okay lang, Buboy. Tsaka, baka madumi ang pang uniforme mo. Pero salamat, ha. Mabait ka talagang bata. Sige na, pasok ka na. Sigurado po kayo? Oo, sigurado ako. Ako na bahala dito. Buboy, hindi siya okay. Sige, Buboy. Sige po. Sige. Sige naman. Pangin na mga bata ito eh. Parang wala na eh. Starla, kawawa naman si Kuya Eddie, no? Mukhang importante talaga sa kanya na tumubo yung mga bulaklak. Sabi ni Kuya Johnny, may iba daw na tulong ang kailangan ni Kuya Eddie. May gusto daw siyang ligawan. Pero sino?
Hindi ko nga rin alam eh. Uy, Buboy, si Kuya Eddie, oh. Oo nga, no. Magandang umaga po, Mama Agnes. Good morning, Eddie. Wala akong kayang ibigay sa'yo. Hindi ang mga sunflower ko. Pero kahit yun, hindi ko magawa. Sana tumubo na yung mga tanim ko. Para kahit man lang doon, may paihatid ko yung pagmamahal ko sa'yo. OMG, Buboy! Crush pala ni Kuya Eddie si Teacher Agnes! Nakakakilig yun, ha? Naku, kailangan ko to pa rin yung wish niya. Kailangan ko to pa rin yung wish niya, Buboy! So that they will live happily ever after! Oo nga, Starla. Sige, tuparin mo na. Sigurado kong good wish yun. Tuparin mo na yung wish ni Kuya Eddie. Ano man ang hiling, aking tuparin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, now na! Ano? Pakisama na kayo, please. Tumubo na kayo. Para kay Ma'am Agnes ko eh. Sige na. Tubo na. Pakisama naman Ma, kayo. Ma'am, meron na po kayong project. Ano ba yun? Apo. Good. Pacheck ako. Ayun, ganda rin. Hindi na kayo natin. Ganda mo, Ma'am Agnes. Oh, ayan ha. Ang ganda, Starla. Ito mga to, ayaw pa ito mo. Naging wala ako ulit, Tap-Tap. So, sama lang, sama rin ito. Ito yung wish natin. Sa wakas, ay bibigay na ako kay Ma'am Agnes. Saya-saya ni Kuya Eddie, oh! Hello? Nakausap mo na? Okay na, Tere. Okay na sila sa plano. Very good. Ibig sabihin, isang good wish na naman ang natupad ko! Uy! Marikuy! Miss mo talaga si Starla. Usap kayo ng usap. Oo nga eh. Teka lang. Marikuy, parang sayo mo. Kasi Tonton, may mga natulungan kami. Kanina si Aling Ibeng, tapos ngayon si Kuya Eddie. Bongga, di ba? Wala lang. Hulaan ko. Dahil kasama mo na si Starla. At saka syempre, yun din. Oo nga eh. Sige, tara na. Kabalik na tayo ng sitwasyon ngayon, ha? Huwag kang problemado. Bakit? Ayos lang ako. Come on. Alam ko kung mukha kang problemado. Tell me, anong nangyari? Gusto mo talaga malaman? Oo naman. Bakit? Well, mabait ka naman kasi kanina sa akin talaga, to be fair. Kinamusta mo ako nung nakita mo medyo may problema ako. So, gusto lang din talaga kitang kamustahin. At saka, pagod na rin ako makipag-away, Philip. Eh, hindi ba tayo pwede mag-usap ng civil na lang, yung maayos lang? Ano ba problema mo? Just tell me. Hindi, kasi naubos na yung materialis na galing sa NGO. Tapos nga ako si Mayor na magbibigay siya ng pera. Pero biglang umatras. Bakit? Mahal ba yung mga materialis? Medyo, sa walang pera. Hindi ko man kaya abunuhan.
Sayang lang dahil marami may gusto niyan solar light bottle na yan eh. Ay, ano kaya mga politiko na yan talaga? Pakahirap kausap pa. Bago-bago ng isip. Wala mo sayang kasi maganda talaga yung project na. Parang mo nasabi yun, di ba? Ayaw mo itong project na to. Yeah, I know. Pero narealize ko, maganda naman kasi talaga itong project mo, solar light bottle. Parang katumbas lang yan nung namigay kami ng mga rechargeable lamps and fans, diba? It's the same. Seryoso ako ba dyan sa sinasabi mo? Oo naman. Ano ko ba? Ba't ba ayaw maniwala? O sige, ganito na lang. To prove to you na seryoso ako sa paniniwala ko sa'yo, i-recommend ako sa kumpanya namin na supportahan niya project. Fair enough? Gagawin mo yan? Of course. Bakit naman hindi? Sigurado kang gagawin mo yan? Ay, naku, Philip. Alam mo kung minsan, dapat, totoo kong magtiwala sa kapwa mo. Okay? Diyan ka na pala, na. Ay, Nay. Tawaan ka ng Diyos. O, eh, bakit mo nga problemado ka na naman? Alam mo na, hindi dahil sa nag-away kami ni Teresa. Alam ko. Dahil kay Mayor, hindi binigay yung pera pambili ng materyales sa ilaw mo. Nay, dumalabas ka ba ng bahay? Paano mo nalalaman to? Alam mo na, bukod sa hindi na kami nag-aaway ni Teresa. Nag-uusap na kami. Bakit? Anong pinag-uusapan niya? And then, nalaman niya yung nangyari nga kay Mayor. Sabi niya na kukumbinsin niya yung kumpanya niya na sila nasasagot ng materyales. Talaga na? Opo. Eh di ba yung si Attorney Dexter tauhan ni Teresa? Opo. Eh kasi, alam ko, yan si Attorney Dexter na yan. Kaninang umaga, dinalaw si Mayor. Tapos, yun na. Bago naisip dun sa materyales. Maganda naman kasi talaga itong project ng solar light bulb. To prove to you na seryoso ako sa paniniwala ko sa'yo, i-recommend ako sa kumpanya namin na supportahan yung project. Sigurado kang gagawin mo yun? Alam mo kung minsan, dapat, totoo ko magtiwala sa kapwa mo. Teresa! Teresa!